Nagpadala ng video si Oscar sa mga pulisya. Ang sabi niya, kung gusto niyong makita si doktora, ibibigay niyo sa akin ang kapatid ko. Isang pulis lang ang dapat kasama ng kapatid ko kapag hindi kayo sumusunod sa gusto ko, papatayin niya si Doktora Annalyn. Ite-text na lang daw niya kung saan sila magkikita. Sa kabilang banda naman, naghanda na ang mga pulisya sa operasyon. Nagtanong si Dr. Niag kay Chief na hindi niyo ba narinig ang sinasabi sa video kanina? Isa lang na pulis ang kasama. Sagot ng pulis, tuso ang mga yun, dapat nakahanda tayo. Nag-alala si Dr. Niag na baka sasaktan nila si Doktora Santos. Sabi ni Chief, Dok, kami na ang bahala, ibabalik namin si Doktora dito. Magtiwala ka lang, dito na lang kayo at maghintay sa amin. Ayaw ni Dr. Niag na nakaupo at maghintay sa resulta. Nagpumilit siyang gustong sumama pero pinagsabihan siya ng pulis na hindi pwede, delikado, makagulo lang kayo sa operasyon. Basta dito na lang kayo. Hinanap ni Moira si Dr. Niag, nagtanong siya sa mga pulisya. Sabi ng pulisya, sumunod sa mga pulis sa gubat. Nagulat si Moira kaya nagmamadali siyang umalis para sundan si Dr. Niag. Nang nakarating na ang pulis sa gubat at dala nila ang kapatid ni Oscar, nakatakip ang mukha at nakahanda na ang lahat para puntahan ang mga bandido. Ang akala ni Oscar na sunod ang gusto niyang mangyari. Sumigaw si Oscar, Hoy, bakit may saklob ang ulo ng ate ko? Ang sagot ng pulis, for safety lang. Tinawag ni Oscar ang kanyang kapatid at sinigurado niya kung kapatid ba niya ang nasa harap niya. Sumigaw si Oscar na tanggalin ang saklob ng kanyang ate pero hindi sumunod ang pulis. Sabi niya, ibigay mo muna sa akin si doktora. Nagalit si Oscar, sumigaw siya na walang usapan niyan ha. Habang naghihintay ang mga kasamang pulis sa paligid, dumating si Dr. Niag. Sabi ng pulis, Dr. Niag, ano ang ginagawa mo dito? Bawal kayo dito. Bumalik na kayo. Sagot ni Doc, huwag niyo akong alalahanin. I just have to make sure na ligtas si Annalyn. Sagot ng pulis, hindi pwede Doc, makinig kayo. Mapapahama kayo dito. Pero nagmamatigas si Dr. Niag at sumikaw, kayo ang makinig sa akin. I just have to make sure na maligtas ang anak ko. Nalito ang pulis, sabi niya, diba? Naligtas ng anak ninyo. Nandun sa hospital si Doc Zoe. Pinilit ng mga pulis na paalisin si Dr. Niag. Pero nagmamatigas si Dr. Niag. Sabi niya, hindi niyo ako naintindihan. Si Annalyn ang tinutukoy ko. She is my daughter, kaya I have to make sure na ligtas siya. You understand? I have to save my daughter. Sabi ng mga pulis, hindi talaga pwede, Doc. Sagot ni Doc, kahit ano pa ang sasabihin niyo, hindi ako aalis dito. Hindi alam ni Dr. Niag na narinig ni Moira ang lahat ng sinasabi niya na anak niya si Annalyn. Tinawag ng pinuno si Oscar na itigil mo na yan. Isuko mo na si doktora pero napuno ng galit si Oscar. Sinagawan niya ang kanyang manong na mahina ka na. At hindi ko ibibigay si doktora hanggat hindi ko makukuha ang kapatid ko. Sumigaw si Oscar sa pulisya na ipatanggal ang saklob ng kanyang kapatid. Pag hindi, papatayin niya si doktora. Hindi na mapigilan si Oscar, kaya binaril na ng pinuno ng bandido si Oscar. Nang narinig ni Dr. Niag ang putok ng baril, hindi nagdalawang isip si Dr. Niag na tumakbo papunta kay Annalyn. Nagkagulo na ang lahat, natumba na si Oscar, tinawag ni Lisa si Annalyn na para makatakas. Inutusan ni Oscar ang kanyang kasamahan na kunin ang kanyang kapatid. Nagsimula na nagka-engkwentro ang pulisya at ang mga bandido. Ang akala ng mga bandido na kapatid ni Oscar ang dala nila ay isa palang pulis. Pasok sila sa bitag ng mga pulis at nahuli ang grupo ng mga bandido. Sa kabilang banda naman, tumatakbo si Annalyn, Lisa at ang pinuno palayo kay Oscar. Pero nahabol ito ni Oscar at binaril niya ang kanyang manong na pinuno. Hindi akalain ni Lisa na kayang patayin ni Oscar ang kanyang manong. Nagmamakaawa si Lisa kaya kay Oscar pero binaril ulit ni Oscar. Sinigurado ni Oscar na patay na talaga ang kanyang manong. Iyak na iyak si Lisa. Wala siyang magawa, nakahandusay ang kanyang ama na wala ng buhay. Nagbanta ulit si Oscar kay Annalyn, subukan mong tumakas ay siya isusunod. Hinahawakan ni Oscar si Annalyn palayo kay Lisa habang si Lisa naman ay galit na kay Oscar.
Hindi alam ni Oscar na nasa likod si Doc Tanyag. Bigla siyang sinipa, sinuntok. Nabitawan ni Oscar ang kanyang baril. Nagsuntukan sila ni Doc Tanyag pero natalo si Doc. Kinuha niya ang baril para barilin si Doc Tanyag. Hindi alam ni Oscar na nasa likod pala si Lisa. Hinampas ni Lisa ng kahoy si Oscar. Sabi ni Doc Tanyag kay Annalyn na tumakbo ka na. Nakita ni Oscar si Annalyn na tumatakas. Binaril niya ito. Inaharangan ni Doc Tanyag ang bala para hindi matamaan si Annalyn at biglang natumba si Doc Tanyag. Buti na lang at dumating ang mga pulisya, binaril si Oscar. Abangan natin ang mga sumusunod na pangyayari. Dito na kaya magtatapos ang buhay ni Doc Tanyag? Nalaman na ni Moira ang katotohanan. Ano kaya ang kaya niyang gawin? Kaya abangan na lang natin ang mga sumusunod na pangyayari. Abot kamay na pangarap. Don't forget to subscribe my channel para update po kayo sa mga sumusunod na episode. Thank you so much for watching!